patuloy na sumusubaybay sa the working president. Kasabay ng pagbisita ng Swiss President ang pagpunta rito ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Ang Timor-Leste ang pinakabagong bansa sa Asia at ito ang unang pagbisita sa Pilipinas ni Nobel Peace Prize awardee Dr. Horta bilang Pangulo. Ano-ano ang kanyang mga ginawa? Narito ang ikalawang bahagi ng Special Report. Pagpapalakas sa kabila ang relasyon, ang pangunahing misyon sa pagbisitang ginawa ng Pangulo ng Democratic Republic of Timor-Leste na si Jose Ramos Horta sa Pilipinas noong nakaraang linggo. Lula ng Cathay Pacific Flight CX-919, lumapag sa bansa si President Jose Ramos Horta kasama ang ilang opisyal ng Timor-Leste at sinalubong sila ni Vice President Noli De Castro. Mainit ang naging pagsalubong ng mga mamahayag kay President Horta dahil siya rin ay dating mamamahayag at nagpaunlak pa ito ng ilang katanungan habang naglalakad kasama si Vice President De Castro. Ang bansang Timor-Leste ang pinakabagong bansa sa Asia. Dati itong kolonya ng Portuguese noong 16th century at noong binitiwan ng Portuguese ang Timor-Leste noong 1975, sinakop naman sila ng bansang Indonesia. Dito nagsimula ang paghibaka ng mga East Timorese para sa kanilang kalayaan. Sa pangunguna ni President Jose Ramos Horta, nakamit ng kanyang bansa ang independensya sa Indonesia noong 2002. Nagwagi ng Nobel Peace Prize noong 1996 dahil sa kanyang mapayapang solusyon sa suliranin ng kanyang bansa. Naging unang foreign minister ng Timor-Leste at ikalawang prime minister at naging pangulo noong 2007. Ito na ay katlong pagdalaw ni President Horta sa Pilipinas. Noong una bilang foreign minister, pangalawa bilang prime minister na dumalo sa ASEAN Summit na ginanap sa Cebu at pangatlo bilang pangulo ng Timor-Leste. Nakipagpulong si President Horta kay National Anti-Poverty Commission Secretary Domingo Panganiban. Napag-usapan sa pulong kung anong mga hakbang ang ginagawa ng pamahalaan sa pagtulong sa mga mahihirap na maaring gawin sa Timor-Leste. Nag-alay ng bulaklak si President Horta sa monumento ni dating Senador Benigno Aquino sa Rojas Boulevard, Maynila. Ang pagtitipon ay dinaluhan din ng ilang kamag-anak ni Ninoy. Ito rin ang pagkakataon na ipinakita ni Pangulong Horta ang paghanga niya kay Ninoy bilang freedom fighter. Katoliko din ang karamihan at malaking porsyento ng relihiyon sa Timor-Leste. Dahil dito, hindi pinalampas ni President Horta ang pagpupugay sa libingan ni dating Cardinal, His Eminence Jaime Cardinal Sin sa Manila Cathedral. Matapos ang pagbisita sa libingan ni Cardinal Sin, nagtungo naman si President Horta sa Universidad ng Pilipinas upang pangunahan ang series of lectures na pinangunahan ng Initiatives for International Dialogue na ginanap sa Malcolm Theater. Naging mainit ang pagtanggap ng mga taga-UP kay President Horta dahil noong nakikibaka pa lamang sila sa kanilang kalayaan, kasama na dito ang ilang faculty at estudyante ng universidad. Pinangunahan ni President Jose Ramos Horta ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Kasama niya ang Vice Mayor ng Maynila na si Isko Moreno. Matapos ang pag-aalay ng bulaklak, nagtungo na si President Horta sa Malacanang para sa formal na pagtanggap ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa bumibisitang Pangulo. Nagsagawa ng bilateral meeting ang dalawang leader upang pag-usapan ng lalong pagpapalakas sa ugnayan ng dalawang bansa at matuto sa karanasan ng Pilipinas bilang demokratikong bansa. Nilagdaan ang ilang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Timor-Leste. Kabilang dito ang mga sumusunod: Memorandum of Agreement on Marine and Fisheries Cooperation, Memorandum of Agreement on Academic Cooperation, at ang Memorandum of Understanding on the Training and Development of Timorese Diplomats at the Foreign Service Institute. Pinaunlakan din ni Pangulong Horta ang paanyaya ng De La Salle College of St. Benilde para sa isang speaking engagement
kung saan dinaluhan ito ng mga piling mag-aaral at mga opisyal ng universidad. Sunod na binisita ni Pangulong Horta ang Polytechnic University of the Philippines para sa posibilidad na magpadala ng mga mag-aaral mula Timor-Leste. Bago matapos ang araw, muling bumalik si President Jose Ramos Horta sa Malacañang upang dumalo sa state dinner na inihanda ng Pangulohang Arroyo. The Philippines is a natural partner of Timor-Leste in many ways. Filipino religious missionaries, peacekeepers, and development workers ministered to the needs of the Timorese people and stayed with them during the dark days of their struggle for independence at great risk to their own safety and welfare. Today, the Filipino community in Timor-Leste come from various backgrounds, such as, aside from religious missionaries, include police officers who are part of the UN police, international consultants and aid workers, UN volunteers, and construction workers. A Filipino military general commanded the UN peacekeeping forces. A Filipino police general led the UN police in Timor-Leste. During Independence Day, the Philippine Independence Day in Dili, where President Ramos Horta was guest of honor, he graciously honored 5 outstanding Filipinos in Timor-Leste. Bilang pagtalima sa Memorandum of Agreement na nilagdaan sa pagitan ng dalawang bansa, personal na dumalaw si President Horta sa Department of Foreign Affairs upang tignan ang mga pasilidad na maaring gamitin ng mga Timorese diplomats na ipapadala sa Pilipinas. Dinalaw din ni President Horta ang isang housing project ng pamahalaan sa lalawigan ng Cavite upang tularan sa kanilang bansa. Matapos sa Cavite, tumuloy siya sa tanggapan ng Asian Development Bank upang makipag-usap sa mga opisyal nito. Bago tuluyang bumalik si President Jose Ramos Horta sa kanyang bansa, nakipagkita siya kay dating Pangulong Corazon Aquino kung saan binigyan siya ni dating Pangulo Aquino ng painting. Matagal din ang naging usapan ng dalawang leader at personal pang inihatid ni Pangulo Horta sa lobby ng hotel si dating Pangulong Cory Aquino. Sa press conference na isinagawa bago umalis si President Horta, sinabi niya sa mga mamahayag na naging mabunga ang kanyang pagbisita at nagpapasalamat siya kay Pangulo Arroyo at sa sambayan ng Pilipino. First, I would like to extend my most warm and sincere appreciation to Her Excellency President Gloria Macapagal Arroyo and the government, people of Philippines, for the very warm hospitality that was accorded to me in every sense, both as president but also as a person. I felt very, very much welcome in the Philippines.